Ayan, magandang araw mga kabasas, mga kagro. Meron akong laing leaves. Ayan, at ito, syempre, meron din tayong chicharon. Mr. Suave, native pork chicharon. Galing yan sa Bulacan. Shout out kay Ma'am Jackie. Ayan, galing yan sa kanila. Sila po ang nagdala from the Philippines. Alright, ito po ang ating mga ingredients for today. Meron po tayong pork. Ayan, pork belly po yan. Meron po tayong mga sili, sibuyas, ginger. Ayan, mga sili. Some more. Siyempre, Bicolano tayo. At siyempre, wala po tayong mahanap dito na alamang. So, ito po yung ginagamit kong alternative. So, para po siyang diday sa mga kababayan po nating ano, mga Bicolano dyan out there. So, garo siya diday. And ang parang niya, ang amoy niya, diday na diday din. At meron po tayong dapat pork cubes and kaya lang beef na kung saan ako ng pork. At siyempre, meron tayong gata. Ito po yung gata natin para po sa ating lain. So, sige. Ayan, painitin na natin ang ating pork. Ayan, dagdagan natin ng konting may katubig. And let it simmer. Ah, so siya, let it simmer. Ayan. At syempre, halu-haluin natin. Dagdagan natin ng konting tubig. Ayan, kung may kita ninyo may mga bula-bula dyan, ang tawag po dyan ay scum. So, tinatanggal po natin yan. Hindi po yan scum or scammer. Katulad ng ginagawa ng iba sa inyo, ni-scam kayo. Alright, so tanggalin po natin yan. At once medyo naluluto na siya, so mga 20 minutes or 30 minutes. Pag ganyan na ang itsura niya, ayan yung oil nandyan na sa ilalim ng ating baboy. Ang gagawin natin, magdadagdag tayo. Well, you can add it any part of the procedure. But I prefer na ginigisa po siya doon sa parang alamang. Yung parang diday, para maglasa na siya sa ating baboy. At dadagdag na po natin ang una nating batch ng gata. Ayan. Tapos lulutuin lang natin yung baboy with the gata for another 20 minutes or so. Bahala kayo kung paano nyo siya lutuin, pero ako kasi gusto ko yung gummy siya saka parang jelly. Ayan, dagdagan natin ating beef cubes. And then after that, ilagay na natin ang the rest of the ingredients. Ayan, sili, chopped onions, tapos may siling pula. Haluin lang natin siya. At lutuin lang natin siya together with the pork. Na pala mga kawaswas, ang pagluto na ginagawa ko today, ito yung mga procedure na naman ako sa aking mother. Happy Mother's Day nga pala sa ating mga nanay dyan out there. Ayan, ngayon ilalagay na natin ang pinakamahalagang sangkap, ang ating gabi leaves. Gabi leaves. Alright, so ngayon mga kawaswas, ito ang sikreto. Para hindi siya makati at parang may kumakagat na langgam sa inyong labi or sa dila, huwag na huwag natin siyang hahaluin kapag hindi pa siya luto. Ayun yung sikreto doon. Kasi kapag inalo natin siya, yung taro kasi natin or yung gabi leaves natin ay merong poison. The toxic substance na ang tawag ay calcium oxalate. Ito yung dahilan kung bakit parang makati siya at parang may kumakagat siya kapag hindi siya masyadong naluto ng tama na pag hinalo-halo mo siya habang niluto. So yun, leave it for 20 minutes hanggang maging ganito siya. Tapos ang gagawin natin dyan, hintayin lang natin siya na mawala or ma-absorb nung gabi yung ating gata. Huwag na huwag natin haluin. At syempre, lagyan na natin yung another kind of sili. I don't know what you call it. Pero ganyan yung nakuha ko dito sa palengke. So, huwag kayong ano. At ilalagyan natin ang second batch ng ating ayan, gata. Para hayaan naman natin mas maluto pa at mas ma-absorb pa. Ayan po. At lagyan din natin ng another part pa or another kind of sili, yung siling pula. Ayan, kamusta naman ang presyo ng sili dyan sa Philippines? Bumalik na po ba sa tama or sa dating presyohan? Ayan, at for today, para lang po natin matikman lang natin or matry natin yung iba naman, nilagyan ko siya ng chicharon, Mr. Swabby chicharon. Ayan. So gagawin natin, lulubog-lubog lang natin kasi take note, hindi muna natin siya dapat hinahalo para walang kate. Ayan, so ilulubog-lubog ko lang siya dyan. Press lang tayo ng press. Ayan, para maging malambot yung chicharon. By the way, pwede mo rin po siyang ilagay yung chicharon as toppings. Pwede mo siyang durugin. Ayan, parang puso mo ay dinurog ng ex mo. Charot.
So ayan, lubog-lubog lang natin at tatakpan natin siya for another 15 minutes. At ang gusto ko nga pala mga kawaswas, mga kaguro, sa ating laing, ay yung nagmamanti-mantika siya, yung wala na siya masyadong sabaw. Oo, kasi ayoko nang masyadong masabaw. So ayan, pag na-achieve na natin yung ganong quality ng ating laing, pwede na natin siyang i-simmer down. Ayan. Pero pala kayo kung gusto nyo may parang soup, nasa sa inyo yan. Okay, at ito na po ang ating finished product. Ayan. So as you can see, wala na siyang masyadong sabaw. So para na lamang siyang, ayan, laing na tuyo. Ayan, ganyan ang laing na prefer, that I would personally prefer to eat and serve to my friends and my family. So ayan, at ito na! Ayan, at syempre, para sa akin masasarap siya kapag may fresh kamatis siya. Ayan, as I said, kanina ayan, meron siya rin din siya as toppings. Ayan, so kain na po tayo! Makakantabi kita mga kababayan!